ni bagi kuan mo ko. I have to, you know, basahin ko na yung mga reactions ninyo. Ito pong ating reactions ninyo. Dumami, naging 1,400. Gusto ninyo yung kwento ko? 1,400 yung nanonood sa atin. Atin sa inyo ng Fibo, ng Fibo, ng Firmax. Ay, kamali-mali na tayo. Ng Firmax at ng Automax, yung gustong mag-order nito, mga kababayan, kuha na lang po kayo. Diritso kayo sa aming dealers nating active. Baki-post na lang po ninyo. Ma'am Aileen, Rosales, si Jim Kaoli, nakita ko, si Ma'am Marie Vic, and all the rest, si Madam Elizabeth Levy. Yung iba, wala ang solista sa akin nandun sa bahay, na iwan ko. Maria Harsim, dapat lagay na sa butas ng Taal Bulkan si Lugaw. Si Violeta Ilbo, sana sedan, yung mga dilawa na yan ang tamaan ng bulkan para tuloy na silang maglaho. Erwin Istopare, Serdan, watching from Greece, sana mag-isip mo na bago magsalita si Vice Mayor. Ayun nga po. Lucio Manlangit, Sir Idol, watching from Sydney, hello sa mga taga-Catanduanes. Erna Kipara, saan natawa ko doon, Serdan, T-Box. Atin ng T-Box. Naging sponsor natin bigla yung T-Box. Alay, talaga. Pre-thinker, Kuya Dan, ano po masasabi niyo dito? Pilipinas daw po may pinakamaraming palladium mineral reserve sa buong mundo. Total deposits daw po ay is about $93 billion or 410 trillion pesos. Oh, totoo po yan. Lahat ng mga mamahaling bato nandito sa atin, especially gold. All the rest of the valuable minerals. Kasi po, yung ating bansa is the land of gold, the land of fear, the land of creation. Nakakonsentrate dito sa atin yung lahat ng niloko lang tayo ng mga Jesuits para sila yung sabi ko sa inyo. By the way pala, yung kanina, nakalimutan ko nang sabihin, pero in brief, yung WHO, sabi ko sa inyo, tapos yung DOH na gano'n, huwag masyadong ma-alarm po kasi pinalalaki masyado. Be careful sa ating mga paglabas-labas, especially sa matataong lugaw. Lugar. Sinugaw na naman. Pero alam po ninyo, pag WHO, konektado siya sa mga big pharma. Postahan tayo. So, sunod niyan, may bakuna na naman na introduce sa atin. Pabibilin yung ating bansa. Bakunaan niya sa coronavirus. Inatik yung mga bakuna nila. Huwag kami yung kwan pa, aniniwala kayo sa WHO. Instrument siya yung United Nations. Mga globalist. Ganun ang agenda nila. Politics lagi at kwarta. Tapos yung aim pa nila to reduce the population of the world. Ayun, lahat dala nila. Nakanegosyo na, nagkapera. Tapos yung depopulation agenda nagawa nila. Hindi na po mga uto-uto ang mga tao kung ano-anong mga pananakot ninyo. Dengue. Tapos ano pa yun, yung isang galing sa SARS. MERS-CoV. Sa hayop naman, African swine flu. Lahat na lang ganun ginagawa nila. Relax lang po tayo mga kababayan. But of course, the Word of God has prophesied about the spread of disease other than mga natural disasters, earthquakes, and wars and rumors of wars. Comes the plagues and the spread of disease. Kasama na yon. Pero huwag ninyo kaming paiukutin, mga taga-WHO. Alam namin yung agenda ninyo.
Tapos yung mga barkada ninyong Big Pharma, offer agad ng, ito niya, bili kayo ng bakuna namin. Bakuna ninyo. Bakuna ninyo sa sintido nyo. Turkmenistan. First time tayo, ha. Raquel Molina, si Kiko Cuneta, may farm dyan sa Tagaytay, sa Indang Cavite, malawak, may taniman siya. Yun ba, nakakalungkot po, ano. Ayan, may itong mga mayaman na politiko. Pero yung mga talagang nagsakripisyo para umangat yung buhay, nag-invest sa lupa, sa farm nila, nakakalungkot. But trust the president. Hindi tayo pababayaan ang ating Pangulo. Comes now the, you know, massive rehabilitation. Short term and long term. Mayroon na pong ano, nakalatag na plano para sa inyo. Tiwala lang po. Catherine Reyes, good morning po sa inyong lahat watching from Hong Kong, OFW. Ryan Locte from Canada. Dan Shearing, Sir Dan. Natanggap ko na yung Firmax na pinagdala nyo. Ay, order ka pala ng Firmax. Ayos. Free thinker. Tama po kayo, Kuya Dan. Pasabog na naman ng Big Pharma. Yan ang mga kumita na naman sila ng bilyon. Para kumita sila ng bilyon dolyar. Vaccines. Ang isa sa mga big businesses ng Big Pharma. Ganun na yung pinagluluko nila. Gagawin nila, araw-araw preskon. Papreskon dito, papreskon doon. Parang si Lomi. Tatakotin yung mga tao para ma-justify nila yung kanilang lobby. Maglalabi sila sa ano, sa gobyerno. Kuha niya. Release na ng fund para sa vaccine. Lagyang tumatawag. David Tuwibio, threat na nasa health ng mga tao ang WHO. Hindi man po sila para yung intention mga taong yan, hindi para gumaling ang mga tao sa mundo. Para magnegosyo sila. At kung alam lang ninyo, yung bakit, di ba, despite of the advances in research, in the field of research sa medicine, mga kababayan, imbis kumunti yung sakit, dumami, nag-multiply. Bakit? At yung iba, bumabalik. Yung polio, bumalik. Yung iba kasing mga virus, galing po sa, ano, galing sa laboratory nila. Nalang yan talaga. Kalbo, 1954. Lenny Logao na naman, never mind. Maski anong publicity gawin, di man nanalo, tagal pa eleksyon, nagpo-politika na. O, kita ninyo mga reaksyon sa tao. Sabi ko sa iyo, ang pinakamaganda mong gawin, Lenny, you file your resignation. Pag nag-file ka ng resignation, manahimik ka na muna. Palipasin mo muna. Then, tahimik kang tumulong sa mga tao. I tell you, you will have a very bright political comeback pag ginawa mo yon. Rosalinda Tagoba, pinipilit mo kasi yung sarili mo eh. Sinasaksak mo sa baga ng mga Pilipino. Sinusuka nila. Hindi mo pwedeng ipilit. Dalang-dala kasi sa mga sponsors mo, ito mga nasa likod mo. Dalang-dala yung mga tao. Puros palpa kasi. Poros bugok. Rosalinda Tagoba, hello Sir Dan, good morning, watching from Hong Kong. Romy Sisi, idol, watching lagi from Dau, Mabalacat, Pampanga. Yung mga farmers na ngayon, Lenny, hindi ka ba nahiya doon? Sa dala mo, 1 kilo, inihap, tapos lugaw, nagpalugaw ka. Yung mga farmers ng Isabela, truck.
truck, truck. At may nakita pa ako, truck, truck, ay yung galing, galing Mindanao, yung Bangsamoro. O, imagine, Bangsamoro. Truck, truck ng mga bigas galing Mindanao. Tapos ikaw, Vice President, di ba tanggap ng mga tao? Tingin nila drama. Michael Buenvenida, Ilocerdan, watching from Canada, I see how Lenny is trying to get the sympathy of the Filipinos. Pero bistado na silang dilawan. President Digong is the best president we have ever have. Nakita mo yung ating Pangol. Very natural siya. May dalang kwan yung Pangulo mismo? May bit-bit siyang dala? Hindi niya dala. Dala ng mga agencies. Is working with the agencies of the government because that is the obligation of the agencies to help. Mobilizing all the agencies na kailangan. Ayun ang totoong leader. Pero nag-organize yung ating Pangulo galing sa mga kaibigan niya na ito niya may lagay na marka-marka. Kaya doon na-appreciate meteoric yung ratings ng ating Pangulo, yung grado. Napakatas, excellent. Kasi siya, walang ano, walang bahid ng pagkukunwari lomi. Natural na natural yung dating niya. Kaya siya na-appreciate. Yun ang dapat mong sundan. Kaya lang. Iba yung ginagawa mo eh. Maria Katska, guys, do you know that dilawan? Yellow tard, yellow sheet. Inisa-isa niya. Ray Valencia, kawawa naman sir kung ipa-resign mo si Lugaw. Lenny, kawawa naman from Zamboanga. Hindi kawawa siya. Kasi gaganda yung imahe niya. Gaganda yon. Tulad ni Sobiri, gumanda yung imahe ni Sobiri. Swak na swak. Ayon. Naging senador, mga kababayan, malinis yung panalo niya. Yung respeto ng tao na balik kay Senator Sobiri. Ganun ang ibig sabihin natin. O, ngayon, mga kababayan, kasi kailangan na naming mamaalam. This is your host, Dante Maravilla sa Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get, you decide. Maraming maraming salamat po. Nag-peak tayo sa 1,004 na mga viewers dito sa ating live streaming. Bye-bye mga kababayan!